Tuturuan naman namin kayo ngayon kung paano magpalit ng shop or shafting at ng rotor ng electric pan tulad na nakikita nyo ngayon. Yan, so tuturuan namin kayo. Ngayon, bakit ba tayo magpapalit ng shafting? Ito mga ganito, ito, shop or shafting. Yan, ito na makikita ninyo. Magpapalit tayo ng shafting pagka nasira yung shafting niya. Pagka nagkaroon ng malalim na tama rito. Yan, dito. Kita nyo yan. Medyo malalim yan, kaya pinalitan ko. Kasi, bakit ba nagkakaroon ng tama? Ito kasi yung ano niyan, basic niyan. Ito yung bushing niya. Dalawa yan, sa huli, sa sauna. Umiikot ng ikot yan. So, katagalan. Sobrang tagal na, sa labilis ng ikot niyan. At nawawala na ng langis. Naubusan na ng langis. Kaya katagalan ito ay nagagasgas, katulad na nakikita nyo, ayan, gasgas na siya. Pagka yan ay malalim na siya, hindi na pagka ginan nyo, may kanal na, matalas na, hindi na kayang liha, hindi na kayang habulin ng liha, magpapalta yun yung shafting. Kaya tuturuan namin kayo kung paano magpalit ng shafting. Okay, ganito yung ano, kailangan lang natin ay martilyo. Yan, martilyo lang. At yung papalit natin na shafting. Okay, so kailangan pagtanggalin muna natin yung spacer, dalawa yan, una at saka huli. Kailangan kung ganun din kahaba yung ano niya, layo niya. Kaya magagawa tayo ng panukat dito, ito kapirasong wire. Yan. Yan. Tapos puputulin natin. Okay. So ito ngayon yung ating pinaka-wire na base yan. Ganyan kahaba yung ating gagawin din. So tanggalin muna natin. So dyan pupukpungan ko lang dito sa likod. Yan, ganyan lang oh. Okay, yan. So yan, tanggal na. Ngayon ang ipapalit natin, pag nagpalit kayo, kailangan ganun din kahaba yung ipapalit nyo. Halimbawa ito, yan, ganun din siya kahaba. Okay, bukod sa ganun siya kahaba, dapat parehas din yung huling yung thread niya, yung thread dito sa likod dun sa kumakapit sa gearbox, sa gearbox. Kaya pag parehas lang siya, yan. Kasi kung hindi parehas, maingay yung gearbox nyo at hindi ikot. Yan, yan. Parehas sa likod. Tapos parehas din yung stopper ng ano, yung pin, lagayan, stopper ng ilesi. Yan. Parehas siya ganyan. Oh. Kaya pag bibili kayo, dadalhin niyo yung papalitan niyo, dadalhin niyo para paltan niya kayo ng ganun din. Tapos yung dito dapat kung ano siya, bilog din yung pinapasok sa ilesi kasi merong ano, half moon. Pakita ko sa inyo yung half moon. Ito, yan yung half moon siya. Oh. Kaya hindi pwede ito. Kasi pag pinasok niyo sa LC, hindi siya papasok half moon eh. Oh. Kaya ganun, dapat kung ano yung tinanggal nyo, ganun din yung ipapalit nyo na shafting. Ngayon, pasok na natin yung shafting. Ito yung bago. Okay, ito yung bago. Pasok lang natin ito. Ating tinanggal kanina. Ganun. Tapos pukpukin ulit natin dito. Dito naman. Okay. Tapos sukatin natin yung layo dito. Nung ating panukat. Suko lang pa. Sobra. Okay. Haluin natin pabalik. Ayan, okay na siya. So ganun lang kasimple. Tapos ibabalik lang ninyo yung kanyang stopper, yung kanyang spacer. So ganun lang, tapos na. 'Di ba? Ganun din pag nagpalit ka ng rotor, ganun din ang sistema. Pagpapalit ng rotor. Ngayon pagpapalit ng rotor, hindi naman laging pinapalitan ng rotor, bibihira lang magpalit ng rotor, katulad niyan, dami kong rotor. Iba-ibang kapal ng rotor, depende sa kapal ng stator. Okay, halimbawa ito.
13 siya. So kailangan magkakapares yung kapal niya, yung kapal na no, yung bakal mismo. Ayan, yan. Tapos dapat sakto doon sa bilog, doon sa loob. Hindi siya maluwag, hindi rin siya sikip. Ayan, katulad niyan, maluwag 'yan. Kita niyo, may kawang, laki ng kawang oh. Maluwag 'yan. Kaya hanap kayo nung nung parehas ang kapal tapos sakto sa butas na natin. Okay, ito maluwang din yan, maluwang, kailangan saktong eksakto, hanap tayo ng sakto niya. Yeah, maluwang din yan. So ito ay malaki yung ano niya, hanap kayo ng eksakto na tama. Ayan, maluwang din yan. Dapat sakto sa lang. Hindi kumakalog na ganyan. Hanap tayo kung meron tayong makikita. Try natin to. So, malakmano din. So, malaki siya. Ayan, so, hanap tayo. So, hanap tayo. Ito, subukan natin para magkaroon kayo ng idea. Ayan, ito eksakto-eksakto oh. Walang kalog oh, eksakto lang oh. Ayan, ganyan, pagpapalit. Nagpapalit lang naman yan, bihira namang masira ito. Nagpapalit lang yan. Pagka halimbawa bumili kayo, may papalit kayong stator, eh, medyo makapal na, doon sa iba yung ano, nabili ninyo, mas makapal, ay eh, magpapalit kayo ng ano, mag-a-adjust kayo ng rotor. Okay, kung gaano ka kapal, kalaki, yung butas, ganun din ang inyo ipapasok. Tapos, ipasok nyo na doon. Ganun yung pasok nyo, ganun doon na pinakita ko sa inyo kanina. So, ganyan yung basic nung pag papalit ng shafting at ng rotor. Ano. Ngayon, para hindi na kayo magpalit ng rotor, dalin nyo na yung ano, yung dalin nyo na yung ganito para napapalitan ninyo. Pag bumili kayo, kasi kukunin din niya itong bakal, dalin nyo ito para meron silang basihan na ganito rin ang kakapal, ganito yung butas na ibibigay dun sa inyo para hindi na kayo magpalit ng shafting, ng rotor. Hindi na kayo magpalit ng rotor kasi nandito na yung rotor, ano, yung original na yung gagamitin nyo. So, ganun lang. Ano, sana nakinabang kayo at natuto kayo kung paano magpalit ng shafting at ng rotor ng electric pan. Subscribe kayo sa channel namin at i-like ninyo. I-share din ninyo sa mga kakilala nyo para sila rin ay magkaroon ng idea at mapakinabangan nila itong ating video tutorial. Sige, salamat.